is ano, malas yun. Dito hindi, tinggabi ng papasahod ng mga amo kasi sa gabi lang sila umuwi. Ganun yun. Hindi yung mga pamahiin sa atin. Ewan ko, saan nila nakuha yung mga Chinese daw. Ewan ko, nandito naman ako sa Chinese country, never ko man na-experience yun. Hello there! Hello mga pangyaw! Welcome back to my channel, Roseline on Rosie TV. Bagong ligo ako, inagwag ko yung buhok ko kasi nga basa. Kasi pag winter, kailangan mo talagang gumamit ng ano, ng hair dryer. Pero hindi ako gumagamit kasi nga mainit yun. Tsaka madaling maano, madaling marupok yung buhok mo, madaling ano maputol kasi nga mainit siya, tapos mainit yung tubig, tapos mainit din ano yung ipanliligo mo, kaya ano hindi ako nagano hindi ako gumagamit talaga ng ang hair dryer simula noon na nandito ako sa Hong Kong. Ganun, hindi ako gumagamit. Tsaka ano nakaidlip kasi ako, parang yung ano yung pakiramdam ko, parang datang-lata yung katawan ko kasi nga nakaidlip ako, tapos namlansya ako kasi wala akong amo ngayon. Kasi malapit na may Chinese New Year. Kaya busy yan sila sa kainan. Kaya pag ganyan na Chinese New Year, busy sila sa kainan. Palagi yan silang kumakain. Kasi doon sa unang amo ko, every time nakakain sila sa labas, hindi ba pwedeng hindi ako kasama. Kailangan kasama talaga ako. Hindi nila ako iniiwanan. Hindi katulad ngayon sa pangalawa kong amo is, palagi pag kumakain sila, sila lang, nasa bahay lang ako. Mas okay yon kasi nga hindi ka pagod. Pag sa bahay ka lang sila, kumakain. Siyempre pag nasa labas ka, mag-aasikaso ka ng bata, ganun. Hindi ka makakain ng maayos. Siyempre minsan naiilang ka, ganun, nakakahiya ka. Hindi ka tulad dito sa bahay na ako lang mag-isa. Ayan, nagprito ako ng isda, nag-isa ako ng ripolo. Yun na, ulam ko na yun. Ako lang mag-isa, diba? At least, relax pa ako kaysa kasama ko sila sa labas. Tapos namalansya ako, ayan yung plancha. Namalansya ako, walang perasa lang yung pinlansya ko. Kaunti lang, saglit lang yon, mga 45 minutes, tapos na. Konting plancha lang. Tsaka madali siyang gamitin kasi, wireless yung plancha dito. Ayan. Jan-jararan, wireless yung plancha. Diba, maganda yung plancha kasi wireless siya, kahit malayo yung cord, ilagay mo lang siya. After, yun nga lang, ang mahirap dyan pag ginamit mo. Kada ganun mo, is ilalapag mo siya, i-charge mo siya para uminit. Hindi katulad nung yung nakakabit na talaga dun sa may saksakan is tuloy-tuloy lang yung pag ganun kasi is yan kasi is iba siya. Kailangan, every time na magganun ka, ilalapag mo siya dun sa, dito. Lalapag mo siya dito para uminit. Yun. Mas maganda pa rin talaga yung dating plancha namin na tuloy-tuloy ka lang. Yung, alam mo yun, yung normal na plancha lang, hindi wireless. Yun nga, napunta tayo sa plancha. Iba yung sasabihin. Share ko po sa inyo ngayon is, paano ba magpasahod ang mga Chinese? Kasi sa atin sa Pilipinas, maraming pamahiin, kesyo ganto-ganto ganyan. Bawal pag Lunes, kasi buong linggong walang kita. Ganyan kasi, Unang araw ng linggo, naglabas ka ng pera, mga ganon. Bawal sa gabi kasi, malas ba yun pag sa gabi? Kaya siya madilim daw ang swerte, mga ganon. Ewan ko, ang dami pamahiin sa atin, bawal ang pasweldo ng mga ganon-ganon. Dito po kasi, is hindi. Alam nyo kung anong bawal dito, yung malait ng pasahod. Pero hindi yung, never ko na experience na kahit dun sa uno ko amo. Never ko na experience na yung, hindi ka, nung yung pamahiin sa kanila, ewan ko saan natin nakuha yun, kasi siguro mga noon pa, na yung pamahiin na ganyan na, pag Lunes bawal, pag gabi bawal, maglabas ng pera, ganyan, 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 dito hindi, sila ganon, kasi, doon sa una kong amo, is pinapasahod talaga nila ako on time, ganyan, maingay na yun, maingay. Pinapasahod nila ako on time talaga, kahit gabi pa yan, kasi experience pala na na late ako pinasahod ng amo. On time talaga sila kahit dito ngayon. Yung nga, pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos yun, kasi hindi ako hirap pagdating sa sahod ko, hindi ako hirap na kunin yun. Unlike sa iba na delay pa, kailangan pang kausapin yung amo, kailangan pa lang silang i-remind. Sa akin kasi hindi.
Yung amo ko ngayon is minsan pinapasahod niya ako advance ganon, bigay ko na yung yung sahod mo in advance kasi aalis ako ganyan, kasi amo ko na lalaki nang papasahod sa akin. Pag alam niya yung date na magkakatapusan na, tapos tatama doon na wala siya, naaalis siya, tapos sahod ko, binibigay na niya ng maaga. Doon sa una kong amo naman, on time talaga yun. Kung anong date ka tumuntong sa bahay nila, is yun ang date na sahod mo. Iba kasi dito, iniba niya, kung anong araw na tumuntong ako dito, is iniba nila yung, iniba niya yung date, kasi sabi niya ganun sa akin, is babayaran ko yung start na tumuntong ka hanggang katapusan. Sabi niya kasi sa akin, ang sabi kasi ng amo ko na lalaki sa akin, is kasi nga, yun nga, siya napapasahod sa akin, ang sabi niya kasi sa akin, is babayaran niya yung unang araw na tumuntong ako at saka hanggang katapusan para every month ang sahod ko is katapusan na. Sabi ko, oh, okay lang naman yun sa akin. Sabi ko, ganun sa kanya. Kaya ang sahod ko ngayon is every katapusan, hindi yung araw na tumuntong ako dito sa bahay nila. At nga kasi, hindi tayo pinapasahod ng gabi kasi bawal, malas, ganun. Dito kasi hindi. Sis, ako kasi kahit gabi sinasabi ko yun, tsaka nagpapasahod sila minsan talaga, minsan nagpapasahod talaga sila is gabi. Hindi, wala sa kanila yung malas-malas, hindi ko alam kung saan ang galing yun sa atin, yung salitang malas pag gabi nagpasahod, ganun. Kasi madilim ang swerte, ganun, kasi gabi nga, may mga ganun-ganun pamahiin sa atin. Tapos pag Lunes, bawal pa sa, dito kasi hindi. Sumasahod ako ng Lunes dito. Pero hindi naman, yung sabi nilang malas, hindi naman totoo kasi yon. Yung mga malas-malas, hindi ko alam kung saan ako sa mga matatandang pamahiin na ng mga kupong-kupong na yata nila nakuha yon. Hindi yun totoo na Chinese naman yung mga amo namin, sabi nila, balbal na sa Pilipinas, kasi yung mga Chinese, ganun, hindi sila mapasahod ng ng Lunes, ng ganun. Depende siguro sa amo yun, pero never ako naka-encounter, kasi nakadalawang amo na nga ako. Never ako naka-encounter ng ganun na yung papasahurin ka ng, na hindi ka papasahurin ng gabi, ganun. Kasi mostly talaga, gabi nila binibigay yung sahod ko, kasi gabi lang sila nasa bahay nila. Yun nga, kahit Lunes, panibawa, at tumapat yung 30 ng Lunes, sa kanila na yun. Linggo wala ka naman. Sa kanila na yung kung papasahurin ka nila ng 28 or kung 30 nga, kung yung 30 nga or yung 31 nga is pumatak ng Lunes, depende yun sa amo. Pero sa akin kasi is never ko na experience. Pamahiin lang yun sa atin sa Pilipinas, pero dito sa Chinese country, sa Hong Kong, wala namang ganun. Never pa naman ako naka-experience ng ganun na malas pag para na wala naman ako na ganun malas pag pag gabi na, kasi mostly talaga dito gabi pa lang sinasabi na namin, o yung sa mostly talaga nagpapasahod ang mga amo dito is gabi nga, kasi nga gabi lang sila nandito, umuwi sa bahay nila yun, kaya gabi. At saka pag tumapat yung yung date ng 31 ng Monday, is hindi mo na problema yun, di ba? Tumapat ng Lunes, anong gagawin mo, di ba? Hindi mo kasalanan yung kalendaryo yun eh, syempre yun ang susundin, ganyan. Sa atin lang naman may mga ganun-ganun na mga pamahiin na bawal-bawal ng mga Lunes-Lunes, ng mga Miyerkules. Alam nyo kung anong bawal dito? Yung late magpasahod yon. Yun ang bawal dito. Bawal dito yung mga ganun, yung late magpasahod. Kasi alam ng mga amo yan pag late magpasahod. Yun. Kasi meron talagang iba dito na katulong. Siyempre na helper nga. Hinahayaan lang nila na late sila pasasahurin, ganun. Kasi may mga amo dito sasabihin, bakit di ka ba makapag-antay, ganun, kukunin mo na agad yung sahod mo. May mga among mga ganun, mga alam mo yon. Siguro kung ako naka-encounter ng ganun, sige, late mo pasahurin para pag nag-utos ka sa akin, isang linggo ko rin nagagawin. Siyempre, pag nag-utos sila, ginagawa mo naman agad-agad yun, hindi naman na, pag nag-utos ka, sunod na linggo ko nagagawin, di ba? Hindi naman ganon. Kaya kailangan pag nasahod dito on time, ganon. I-remind nyo yung amo nyo pag wala pa yung sahod nyo. Ganon yun dito. Never ko pa na-encounter yun. Siguro kung naranasan ko yung ganong amo, siguro, ewan ko lang. Siyempre, alam mo, minsan yung pagka-ano-ano din ako. Kasi, minsan dito nga dito sa amo ko, minsan mas malakas pa yung boses ko kasi sa kanila pa nagsalita ako. Kasi mas maganda yung kasi na parang may diin ng kaunti minsan yung
pagsasalita mo para alam nila na ano, na hindi ka nila kakayan-kayanin, ganun. Kaya minsan parang naiilang sila sa akin mag-ano kasi pag nagsalita ako, mas malakas pa sa kanila. Pero okay lang naman, okay lang naman kami. Kaya yun, shinare ko lang sa inyo. Hindi totoo yun na pag tumapat yung sahod mo ng 30, halimbawa Lunes, or 31 Lunes, hindi ka pa sasahurin. Hindi totoo yun. Pasasahurin ka, natural sahod mo yun, tsaka hindi mo naman kasalanan yun na tumapat ng Lunes yung katapusan o kung anumang date yung sahod mo. Kasi ako, ito yung katapusan ako. Tsaka di totoo yun na pag gabi ka pinapasahod is ano, malas yun. Dito hindi. Ito yung gabi nagpapasahod ng mga amo kasi sa gabi lang sila umuwi. Ganun yun. Hindi yung mga pamahiin sa atin. Ewan ko, saan nila nakuha yung mga Chinese daw. Ewan ko, nandito naman ako sa Chinese country, never ko pa naman experience yun. Mag-anim na taon na ako. Kaya yun, maraming salamat po sa pupanood aking video. Till next time po ulit. Bye!